What's up mga kaibigan? Nandito nga pala tayo sa channel ng Tunay na Kritiko. At ako nga pala si Blessed Tang. Ayan, nandito tayo ngayon sa BT Reaction. Pero, ito, iba naman ang mga pag-uusapan natin ngayon. Panonoorin natin. No? Ito ay tungkol sa story ni Tupac Shakur. Ayan, siguro naman kayo alam nyo ito. Kilala nyo siya. Siyempre, Tupac Shakur yan, di ba? Isa sa pinakakilala noon na rapper, di ba? Sa ibang bansa. Pero hanggang ngayon, kilala pa rin siya, di ba? At pinagtatalunan pa nga kung buhay pa ito o totoong patay na. Papanoorin natin ngayon yan dito sa channel ni ATNK. Ayan. At mga kaibigan, huwag niyong kakalimutang mag-subscribe sa channel ni ATNK. Pwede niyong panoorin yan sa kanyang channel. Nakalagay po ang link niya sa ibaba, sa description box. Okay? Ayan, nakikita niyo sa screen, ATNK. Ayan, huwag niyong kalimutang panoorin ang mga videos niya. Marami pa siya mga videos. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe sa channel niya. Eto, simulan natin. Tupac Shakur! Sa mga hindi pa nakakakilala kay Tupac, ay bibigyan ko muna kayo ng maikling impormasyon tungkol sa kanya. Si Tupac Amaru Shakur, o mas kilala sa kanyang stage name bilang Tupac, ay pinanganak noong June 16, 1971. Isa siyang American rapper and actor at itinuturing ng karamihan bilang one of the most influential rappers of all time. Karamihan sa mga awitin ni Tupac ay tumatalakay sa mga kontrobersyal na mga issue sa lipunan. Ayan yung si Tupac Shakur. Talagang yung mga kanta niya talaga dati tungkol sa lipunan, di ba? Yung mga kanta niya is tungkol sa mga nangyayari sa totoong buhay, no? Isa din to si Tupac, no? Isa sa mga pinaka-astig to eh. Kumbaga parang siya yung sinasabi na pinaka-matapang. Talagang bumabatikos, di ba? Kahit saan, wala siyang kinatatakutan eh, no? Na nagaganap sa kanilang bansa. Itinuturing din siya na isang simbolo ng aktivismo at paglaban sa hindi pagkakapantay-pantay. O, yan nga yun, ha? Yun, yung paglaban sa mga hindi pagkapantay-pantay. Kumbaga, talagang lahat is binabangga niya talaga nung mga panahon na yun. Talagang wala siyang kinatatakutan. Kaya, yun din ang isa sa mga naging tumatak sa kanya na talagang buo ang loob nito ni Tupac Shakur. Marami noon ang nagulat at nalungkot matapos mapabalita ang pagpanaw niya. Gabi noon ng September 7, 1996, nang pagbabarilin si Tupac habang sakay siya ng kanyang kotse. Matapos nilang manood ng laban ng sikat na boksingero na si Mike Tyson. Halos dalawang dekadang naging palaisipan kung sino nga ba talaga ang pumaslang sa kanya. Sa katunayan, wala ni isa man ang naparusahan sa pagkamatay niya. Ayun yun eh. Alam ko nangyari yan nung namatay siya. Yung pinatay siya. Alam ko nangyari yan dun sa laban ni Mike Tyson. Ayan. Dun sa laban ni Mike Tyson yan eh. Yung nangyari yan. Kung tutusin, maraming ang ano eh. Kumbaga, parang maraming naging suspect nung mga panahon na yun. Diba? Maraming mga pinaghinalaan. Pero ang talagang totoong nang ibabaw, dito natin malalaman. Ngunit sa bidyong ito ay malalaman mo na kung sino at ano ang naging motibo sa pagpaslang sa kanya. Ang nasa larawan ay si Orlando Anderson o mas kilala bilang Baby Lane. Ipinanganak noong August 13, 1974 sa Compton, California. 15 taong gulang pa lamang siya nang sumali siya sa isang gang na kung tawagin ay Southside Crips. Dito na nga siya nagkaroon ng iba't ibang criminal record. Ayan. Orlando Anderson, alam ko ito yung naging suspect sa pagpatay kay Tupac Shakur. Tuloy natin. Tulad ng direct assault at robbery. Kaya naman maaga siyang nakulong sa isang juvenile detention center. Ngunit hindi naman ito naging hadlang at nagawa pa niyang makapagtapos ng high school sa isang eskwelahan sa kanilang lugar matapos nitong makalaya. At the age of 19 ay nagtrabaho siya sa isang car hydraulic shop. Ngunit batid niya na hindi talaga ito ang kanyang passion.
Kaya naman pagsapit niya ng 21 ay sinimulan niyang gumawa ng mga movie script at kalaunan ay nagkaroon din siya ng mga music recordings. Sa mga oras na yon ay isa na rin siyang aktibong miyembro ng Southside Crips tulad ng kanyang tiyuhin na si KFD. KFD. Bagaman magkaiba man sila ni Tupac ng grupo, ay talaga namang masasabi ko na iniidolo siya ni Anderson. Dahil sa katunayan, lahat ng album ni Tupac ay meron siya. Wala naman noon naging pagtatalo sa pagitan ni Tupac at Anderson, hanggang sumapit na nga ang isang insidente noon sa California. Kung iisipin nyo mga kaibigan, si Anderson, fan siya ni Tupac kasi nakita naman natin na talagang kompleto si Anderson ng mga album ni Tupac. Diba? Kumbaga, may respect siya kay Tupac. Kasi diba, ikaw, pag ang tao bumibili ng album sa'yo, halimbawa ikaw, manganta ka, rapper ka, sinusuportahan ang lahat ng mga nilalabas mo, lalo na yung mga kanta mo, mga obra mo, is ibig sabihin nun, meron siyang respeto sa'yo. Diba? Kumbaga, hinahangaan kanya. Diba? At dito natin malalaman kung bakit ano ang nangyari kay Anderson, kung bakit nagawa niya yung bagay na yon na pagpas lang kay Tupac Shakur. Buwan ng August noon, taong 1996, nang si Orlando Anderson at ang ilan pang mga miyembro ng Southside Crips ay nagpunta sa isang shopping mall sa California. Dito nga'y nakita nila si Trayvon Lane na noon ay nasa isang footlocker. Trayvon Lane. Ang alam ko, Trayvon Lane ay tropa ni Tupac Shakur. Makakasama ni Tupac yan eh. Yan. Si Trayvon Lane ay isa ding rapper na miyembro din ng gang na Mob Pyro at ng DR Records na kinabibilangan ni Tupac at ni Suge Knight. Nagkaroon ng heated argument sa pagitan ni Anderson at ni Trayvon ng mga oras na yon. At nang makita ni Anderson ang gold necklace na suot ni Trayvon ng mga oras na yon, ay agad niya itong hinablot at mabilis na tumakbo papalabas ng mall. Ito na nga ang pinagsimulan ng alitan ng magkabilang grupo. Lumipas ang halos isang buwan nang magkaroon ng isang rambulan sa loob ng MGM Grand Hotel sa Las Vegas. Ayan, MGM Grand Hotel. Ayan, ito yung laban ni Mike Tyson. Nandiyan dyan si Tupac Shakur at Suge Knight, di ba? Nandiyan sila nun eh. Nanood sila sa laban ni Mike Tyson nun. Las Vegas. Kasalukuyang ginaganap noon ang laban ng isang sikat na boksingero na si Mike Tyson. Makikita sa CCTV na magkakasamang naglalakad ang grupo ni Tupac, Suge Knight at ni Trayvon sa loob ng hotel. Astige, no? Talagang lakad talaga ni Tupac, no? Talagang parang galit na galit eh. Talagang gustong malaki talaga, no? Makita ni Trayvon ang grupo ni Anderson at ang kanyang kwintas na suot pa nito. Kaya naman agad niya itong sinabi kay Tupac at Suge Knight. Ayun, bali hinablot ni Anderson yung kwintas ni Trayvon, no? Doon nagsimula yung bangayan, kumbaga yung away, yung nangyaring rumble. Kumbaga hindi away ni Tupac yun eh, 'di ba? Kumbaga damay na rin siya, dinamay niya na 'yung sarili niya ron kasi ang alam natin kay Tupac kasi talagang mainitin ang ulo. Ayan, mainitin ang ano niya eh. Mainitin ang ulo niya, kumbaga masyadong matapang, 'di ba? Pero mahirap din kasi masyado kang matapang kung sugod ka ng sugod, puro tapang lang ang gagamitin mo eh. Talagang magaganon ka, 'di ba? Pero talagang kilala naman si Tupac doon sa pagiging talagang matapang talaga niya. At ito na nga ang mga sumunod na eksena. Sinugod ni Tupac at Suge Knight ang grupo nila Anderson at dito na nga nagsimula ang rambulan. Dahil nga mas konti ang bilang ng grupo ni Anderson ng mga oras. Nakikita mo, no? Parang ang dami-dami ng kasama ni Tupac, no? Ang dami. Talagang pag ikaw nakakawin mo si Tupac noon, tapos ganyan karami, tapos mag-isa ka lang, malamang gulpi di gulat aabutin mo. Ayan, napatawa tuloy. Oras na yun, kumpara sa grupo nila Tupac, ay wala na nga silang nagawa kundi saluhin na lang ang mga suntok na binabato sa kanila. Kaya naman ang humupa ang tensyon, ay agad ding umalis ang grupo ni Anderson sa nasabing hotel.
at agad niyang pinuntahan ang kanyang tiyuhin na si Kifidi na kilala noon na OG mula sa Compton at may connection sa music industry. Agad naman nagplanong magtiyuhin kung paano makakaganti kila Tupac. Nang gabing iyon ay inabangan nila ang pagdaan ng sinasakyan nila Tupac malapit sa stoplight sa Flamingo Road sa Las Vegas. Sa... Ayan yung ano eh, ayan yung lugar, no? Kung saan niratrat si Tupac Shakur. Kay noon ang magtiyuhin sa isang white Cadillac at nang makita na nga nila ang sasakyan nila Tupac na saktong huminto sa kanila dahil sa stoplight ay hindi na nga nakapagpigil si Andrew. Ayan, ito ata yung ano eh, yung last photo ni Tupac bago siya pagbabarilin, bago siya barilin. Ayan, kasama niya si Shoots Knight. Ayan, dalawa sila. Person, napaulan na ng bala ang noy sinasakyan nila Tupac at Shug Knight. Halos 12 putok ng baril ang narinig. Ang apat dito ay tumama sa katawan ni Tupac at ang isa naman ay dumaplis sa ulo ni Shug Knight. Mabilis namang naisugod sa University Medical Center si Tupac ng gabing yon. Ngunit makalipas lang ang 6 ay pinabalita na siya ay pumanaw na. Walang sino man ang naparusahan sa pagkamatay niya. Ayun o, diba? Kumbaga pinatay siya nung araw na yon. Pero kahit alam na no, yan sinasabi na nga si Anderson ang pumatay sa kanya. Na isa sa mga suspect, no, na si Anderson. Pero kumbaga question mark pa rin yung nangyari at marami pa ring pinagbibintangan, di ba? Marami pa ring suspect na lumabas. Na minsan sinasabi nila hindi nila alam hanggang ngayon kung sino pa rin ang pumatay kay Tupac. Pero ang pinagtatalunan diyan, hindi alam kung talagang buhay si Tupac o totoong patay na. Kasi may mga nagsasabi na buhay pa si Tupac Shakur, no, na nagtatago lang sa may sinasabi nila Africa or ganto ganyan. Hearsay ko lang naman 'yun. Pero syempre, kung may nakakaalam talaga niyan, si Tupac na mismo. Ayan, no? 'Di ba pinagtatalunan nila 'yon eh, kung buhay pa si Tupac o patay na. Dahil walang matibay na ebidensya na mag-uugnay sa primary suspect na si Orlando Anderson. Subalit nito lamang July 2, 2018, nang umamin si Dwayne Davis o mas kilala bilang Kifidi sa pagpaslang nila kay Tupac. Ayan, ito yung sinasabi ko. Umamin na pala yung tiyuhin ni Anderson. Ayan, na sila ang pumatay kay Tupac Shakur. Inilarawan niya sa mga investigador kung paano pinagbabaril ng kanyang pamangkin na si Orlando Anderson ang sinasakyan nila Tupac noon. Inamin lahat ito ni Kifidi upang makakuha ng immunity dahil sa iba't ibang kaso na kinakaharap niya sa ngayon. Noon pa man ay marinang ang itinatanggi ni Anderson ang pagkaugnay sa kanya sa pagpaslang kay Tupac. Hanggang sa namatay nga siya noong May 29, 1998 sa edad na 23. Matapos ding barilin ng mga miyembro ng ibang gang sa kanilang lugar. Ayan, kumbaga, kung sa bala ka na buhay, sa bala ka rin mamamatay. Pero hindi niya talaga inaamin, no? Kahit na medyo talagang dikit na siya dun sa pangyayari at tumistigo na yung kanyang tiyuhin. Makikita naman natin at nadinig natin na tumistigo yung kanyang tiyuhin. Pero kung iisipin mo, fan siya ni Tupac Shakur, hindi mo iisipin na magagawa niya yon kay Tupac. Siguro talagang yung nangyari, yung gulpihan na yon, yung napanood natin kanina, yung nakita natin kanina, siguro talagang mas maraming ginawang bira si Tupac sa kanya nun, nung naggulpihan siguro. Talagang, kasi si Tupac ang ano eh, talagang pinuruhan niya eh. Kumbaga, si Tupac talaga ang ano niya eh, hinabol niya eh, no? Si Tupac talaga ang target niya. Talagang napakalaki ng galit sa kanya. At syempre, pag malaki ang galit, malaki yung nagawa nung taong yun sa kanya, no? Pero kung tutuusin, iisipin mo na hindi naman si Tupac Shakur talaga ang tunay na kaaway niya, di ba? Kundi yung kasama ni Tupac. Kumbaga, hindi na idinamay lang ni Tupac ang sarili niya, di ba? Kumbaga, siguro isa sa mga umupak dito at nakapuro kay Anderson, kaya talagang siya yung hinanting ni Anderson talaga. Siya yung binalikan kasi sa dami ng bumanat kay Anderson siguro noon o sa grupo ni Anderson, no? Siya talaga
si Tupac talaga, ang pinuruhan niya talaga. Pero kung isipin mo, di ba, fan siya ni Tupac Shakur. Ah, di ba? Fan siya ni Tupac Shakur, si Anderson. Ah, pero nagawa niya yon kay Tupac. So, hindi niya inamin, sinabi dito na hindi niya nga inamin, at yun din ang kinamatay niya. Kumbaga, kinamatayan niya na yun. Yun nangyaring yun. Namatay din si Anderson, namatay si Tupac. Pero ang alam natin, pinakinalaan nga din dyan si Biggie, di ba? Si Notorious B.I.G. Pero isa din sa namatay si B.I.G. noong mga panahon na yan. Sa tingin nyo, karapat dapat nga bang bigyan ng immunity si KFD? Lalo na't ang tinuturo niyang primary suspect sa pagpaslang kay Tupac ay matagal lang pumanaw. Ayan! Ayun mga kaibigan, kung iisipin nyo, di ba, karapat dapat pang bigyan ng immunity si KFD sa pagdidiin doon sa pamangkin niya na si Anderson. Pero sa tingin nyo ba na si Anderson lang talaga ang bumakbak kay Tupac nung mga panahon na yon, nung mga araw na yon na pinaslang si Tupac Shakur? O siguro si KFD pwedeng nagda-drive or what? Wala naman kasing sigurong makakita doon sa pangyayari, no? Pero siguro, pwedeng si KFD nagda-drive, tapos si Anderson ang bumabakbak kay Tupac. Pero talagang si Tupac talaga ang ginantihan niya. Di ba? Iba ang kaaway niya eh. Kumbaga si Tupac talaga eh. Oh, so iisipin natin, ha? Siyempre, iisipin niya na kilala to si Tupac. Kumbaga, hahabulin ko to, ito ang yayariin ko. Pag napatay ko to, kumbaga parang ganun eh. Pag napatay ko to, sisikat ako. Diba? Pero hindi niya naman as inamin na siya. Kumbaga, nung namatay siya, inamin ni KFD. Kumbaga, dinidiin niya si Anderson na si Anderson ang bumanat kay Tupac. Ayan. So, ayan, napanood natin mga kaibigan yung story ni Tupac. Ayan, kung paano siya pinatay at kung sino ang pumaslang sa kanya. Ayan, hatid dyan ng channel ni ATNK. Ayan, yung pinanood natin. Huwag niyong kalimutang supportahan ang channel ni ATNK at bisitahin niyo ang mga stories niya ron, yung mga vlogs niya ron, marami. No? Nakalagay ang link, ayan, dito sa baba. Supportahan niyo ang kanyang channel at panoorin. At syempre, huwag nyo rin pong kakalimutan ang channel nito, ang Tunay na Kritiko channel. Diba? Patuloy lang po sana kayong sumuporta at manood kapag wala kayong magawa. Diba? Panoorin nyo. Kumbaga, wala naman sa pilitan. Diba? Ayun. So, once again, I'm Blessed Tongue and I'm out. Peace.